Samantala, may napili na si Presumptive President Rodrigo Duterte na maging kalihim ng Department of Justice. Ito ay si Attorney Vitaliano Aguirre na nangako naman na tututukan ang problema sa New Bilibid Prisons kaya hindi naman kaso ng korupsyon. Narito ang report ni Sweden Velado. Si Attorney Vitaliano Aguirre ang uupong kalihim ng kagawaran ng hustisya sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Rodi Duterte. Hindi niya umano ito inasahan sapagkat ang plano nilang Miyerkules ng gabi ay kausapin si Duterte. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero marami na. Because up to the last minute, marami nag-aspire to the position. I was the one who asked at magkaroon ako ng audience sa kanya ngayon. Kaya hindi ko naman alam na ako pala ang ininame niya. Sa ilalim ni Aguirre, titiyakin niyang masusupil ang mga illegal na aktibidad sa loob ng Bilibid tulad ng drug trafficking. Magiging focus din ng susunod na Justice Secretary ang pagresolba sa mga kaso ng korupsyon at wala siyang sisinuhin. Talagang maraming lilinisin dun kasi nagpapagtaka dun eh. Every week na lang ang paglilinis, meron pa rin na nakukuha every week. May specific instructions nang inigay si Presumptive President Duterte kay Aguirre, ngunit kailangan niya pang pag-aralan ang mga ito bago ibahagi ng kumpleto sa publiko. Matatanda ang unang inalok ni Duterte ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs sa kanyang naging running mate na si Senator Alan Peter Cayetano. Subalit nilinaw ni Aguirre na hindi tulad ni incoming Foreign Affairs Acting Secretary Perfecto Yasay, magsisilbi siya ng full term. I'm not a caretaker, I'm last name. Full time ito, no? So ito, my staying in the post will depend upon the pleasure of the president. Si Aguirre ay naging kaklase ni Duterte sa San Beda Law School at kabrad sa Lex Talionis Fraternity. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado, Davao City.